Kaya magandang magandang umaga po sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Dito po tayo sa ating pong area. Dito po ang area ng Maynila. Ayan po ang ating mga kapatid na masisipag na gumagawa dito po sa Pate Mountain. Yan. At ang tinatanim po namin ay gabi at mga kamote at iba't ibang mga halaman. Ayan. Andito na po mga disciples and workers ng Maynila. Ayan, ayun po, yun, mga kaibigan at mga kapatid. So, paghusayin po natin ang ating pagtatanim upang tayo may anihin pagdating ng araw. Sapagkat sa pagtatanim, ayan po ay napauunlad ang ating buhay at kabuhayan sapagkat siyan po ang napakahalaga sa buhay ng tao. Sabi nga ng banal na kasulatan ay, ang inyong kakanin ay sa pawis niyo manggagaling. Tinutukoy dyan ay yung pagbubungkal ng lupa. Pagbubungkal ng mga lupain para taniman ng mga halaman na magiging po pwedeng pagkain natin. Yan. Kaya yun po ang napakahalaga na dapat po natin tandaan at sinabi naman ng kanyang salita na ikaw babae dahil sa ginawa mong yan ay kayo maghihirap. Maghihirap sa panganganak. Yan. Kaya po minsan ay umiiri talagang sumisigaw sila. Ayan. At ayaw na daw nila. Yan. Kaya po yun po ang sinabi ng kanyang salita na ang babae naghihirap sa panganganak. Ano? At yan ay bunga ng ating kasalanan sa pagsuway ng tao. Yan. Kaya po dapat po ay tayo sumunod. Kaya yung pagbubungkal dito sa Tagaytay, tadaan po natin ito sa atin. Ano? Hindi po ito pag-aari ng kung sino man. Ito'y pag-aari nating mga anak ng Diyos sa ministeryo ni El Shaddai. Kaya dapat paghusayin, pagbutihin tulad po ng mga nasa bundok na yun, mga era po ng mga taga-Bulacan, ayan, nagtataba sila at taga-gagawa ng mga tanim nila dun. So, ayan. So, kaya po, paghusayin yan, ayan sila, Sister Annabel, ayan, may hawak na pala, Sister Annabel. Ayan, at saka yung isa pang mga kasamahan natin sa gabihan, ayan. So, mahalaga na tayo po ay magtanim. Ang maganda pa natin ipinatatanim sa atin dito ay kalamansi. Kalamansi, ayan. So, sa susunod, dapat may kalamansi na kayong dala para itanim. Okay. Siguro maganda rin dito ang dalandan. Dalandan o suha o yung mga ano. Para at least ano, bumili kayo ng inyong dalandan at yung buto, itatanim natin dito. Okay? At yan po ang dapat po nating tandaan. Kaya napupunta po rito sa Tagaytay para po sa ating mga pagtatanim ng mga halaman. Mga halamang magiging dahilan upang tayo po ay mabuhay. Sapagkat ang pagkain po natin ay dapat ay galing sa mga halaman. Sapagkat ang mga halaman po ay isang mabuting gamot sa mga taong nakalilimot. Ano ang nakakalimutan mo? Ano, sister, ang madalas mo makalimutan? Huh? Ha? Ano ang nakakalimutan mo na madalas? Ha? Ano ang madalas mong nakakalimutan? Huh? Nakalimutan mong matulog. Nakalimutan mo yung nakakalimutan mo. Ano yung nakakalimutan mo na nakalimutan mo na? Ito, sir, mukhang maalalahanin to. Yan. Ito po ay scientist pala ito, ating kapatid na ito. Eh, ito naman, accountant po ito. Yan. Ano po ang iyong madalas makalimutan? Pomero, sir. Accountant. Ano po ang madalas mong makalimutan? 1+1? Nakalimutan mo na? Ayan. So yan po. Oo nga. Eh ano nga yung madalas diyang makalimutan? Ano? Yung hindi mo maisagot, nakalimutan mo na. Kaya hindi mo masagot ang tanong kasi nakalimutan mo. Yung, ano? Mga nakalimutan mo. Ay, ikaw. Ha? So yan ang ating pong ginagawa. Kararating lang po natin galing po sa broadcast at ngayon po nandito na po tayo. Sa ngalan ni Jesus.
we're going to Apalit, Pampanga. Dumaan muna kami dito sa Starbucks dahil medyo inaantok ako eh. Kaya nag-Starbucks muna tayo. Para sa ganun ay mawala yung ating antok. Dahil inaantok ako. Ayan. Alin sa akin dito? Alin sa akin dyan? So ito po. Caramel macchiato. Yan po ang aking in-order. Ito po sa Starbucks.